drive. Okay? So, taktika ho ito para sa mga tax specialista o nagpa-practice. Tandaan niyo yung ginagawa ko, sir. Effective ho yan. Matanda na ako. Malapit na ako mag-senior citizen. Okay? Siyempre, kahit gusto, kahit ito matalim, itong katawan ko, hindi na. So, number three, date prepared. Huwag niyo kong kakalimutan yan. Now, let us go to number four. Ayan. Ito pong number four na to is composed of two groups. The first group is the BIR commissioner. And the second group, ito mga taong to. Okay. First, kasi ito is the source of authority. Ayan. Kaya laging nandiyan si commissioner. Dahil itong mga taong tauhan niya, hindi naman makaka-action yan eh, mga BIR officials, from deputy commissioner hanggang sa pinaka-janitor. Walang kwentang mga tao yan unless magkakaroon sila ng authority, magkakaroon sila ng power. So, saan galing yung power? Kay BIR commissioner. Kasi sabi ng batas, si BIR commissioner lang ang magpe-perform original and exclusive ng power ng tax code. So, doon nagmula yung power niya sa tax code. So, ngayon, etong si commissioner naman, hindi naman niya kayang hawakan ng buong Pilipinas because, million, 120 million na ata tayo. So, kailangan niyang i-delegate. So, dine-delegate ni BIR commissioner yung power niya. The problem is, si BIR commissioner, wala siyang direct supervision, wala siyang direct control sa nangyayari. Hindi niya kaya yun eh. So, nandiyan tayo ngayon, tayong mga tax specialista, tayong mga taxpayer, na inform sa kanila sa mismong BIR commissioner. Kaya nga lagi yung letter ko, may mayroong copy permit si commissioner eh. Pinatireceive ko yan talaga. Because kailangan niyang malaman na incompetent yung taong dinelegate niya. So therefore, dapat kung incompetent yan, ang daming taxpayer na nagsasabi itong RO na to ay incompetent. Halimbawa, sa RDO 39, may specific na RO dyan na 1,000 tao nagsasabi, ito incompetent, oh. Ito lahat yung error niya kung gagawin itong ginagawa ko. Matatanggal yun. Masususpinde. Kasi nakakahiya si commissioner. Ha? Nag-delegate siya ng authority sa isang incompetent na tao. Ito yung purpose kung bakit meron siyang copy furnish. Masyadong ang magastos. Pupunta ka dun, pare-receive mo. Meron namang email ngayon. Merong Philippine Postal Corporation. Registered mail lang with return address. Ha. Meron akong mga video dyan. Hashtag filing with BIR. Filing letter with BIR. Panoorin nyo, yun ho yung tamang procedure sa pagpapareceive ng letter. Again, hashtag filing letter with BIR. Now, yung pangalawang segment, ito. Ito naman to yung mga authority na to na disciplinary. Ayan. Sila ngayon yung mga magpaparusa sa mga incompetent na BIR officials. Yung may gumagawa ng malfeasance, misfeasance, nonfeasance, sila yun. Ha? Kaya yung mga BIR officials, yan, galit na galit sa akin. Kinakasuhan ako, kahit wala akong dapat kasuhan, kinakasuhan ako. May talagang ganon. Yan ang buhay ko eh. Ah, mag-expose ng katotohanan, i-correct ang mali. So, kung together, we can reduce your assessment. If we unite, we can stop harassment. Ako ba hindi nakaka-receive ng harassment? Ang daming harassment sa akin, ma'am, sir. Mga ka-taxpayer kong mahal. Pero okay lang ho yun. Okay? Kasi kaya akong suportahan ang sarili ko. Alam ko ho ang batas ng Pilipinas, hindi ho sa pagmamayabang. Hindi ko alam na alam. Naiintindihan ko lang how it operates ang batas natin. Gusto ko sana ma-transfer ko ho sa inyo how our laws operates. Kasi it creates opportunity para sa mga taong nakakaintindi ng batas. Kasi maraming tao hindi nakakaintindi ng batas. At pag alam mo kung paano mag-operate ang batas, kasi management, operation, and development lang yan. Hindi naman tayo nagde-develop ng batas. Ang nagde-develop sa atin, yung mga congressman, mga senador, sila yung nagde-develop. Sino nagmamanage ng batas? Kasama ka sa management ng batas. Kaya nga tayo nag-aaral ngayon eh.
best letter for overconfident notice of discrepancy. Because overconfident ang yayabang eh. Diba? Pero mali yung loob. Maaring tama yung form ng NOD, pero mali yung substance. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga mali na format ng mga letter ng BIR in response sa NOD or Notice of Discrepancy. Again, importante itong apat na to because they are the disciplinary offices na magpaparusa dito sa mga revenue officer na to. Okay. Let us go na sa number 5. Ayun. Sino yung number 5? Ito na ngayon yung mga tao na binigyan ng authority. Ayan. Parang ito yung mga tao. Delegated authority. So, from the BIR commissioner, commissioner, ayan, i-delegate papunta sa itong mga taon to. Ayun. True written communication yan. So, itong mga taon to, sabi katulad ni sinabi ko, paano mo kukontrolin to kung hindi mo alam kung ano yung dinelegate? Diba? So, ikaw na ngayon, so sa totoo lang, napakaganda ng posisyon ng isang taxpayer tsaka tax specialist because we can audit these people kung tama ang ginagawa nila at in accordance with the law. Ang problema sa taxpayer, masyadong takot. Why? Kasi hindi nila alam yung kanilang records kung tama o mali. So therefore, dapat alamin mo muna kung yung records mo or tama o mali. Now, kailangan natin silang i-inform itong mga taon to. Alam mo, nagagalit ako sa ano eh? Sa ignorance of the law. Dapat ito ipasok sa constitution natin. Hindi ako lawyer, pero unfair kasi ito eh. Ignorance of the law. Diba? Excuses no one in compliance yan there too. Ang linaw-linaw eh. Itong mga BIR officials na to ignorant sa law. Ang problem, pag sila ignorant sa law, oy, ikaw BIR official, ignorant ka. Ako, hindi ako ignorante. Ako taxpayer. Kailangan i-correct kita. Tapos, pag kinorek kita, kailangan correct mo na yung sarili mo. Wala kang liability. Zero liability. Pero ang taxpayer, isang beses ka lang mag-ignorant of the law, kakasuhan ka ng kriminal, magbabayad ka ng penalty. So, double standard yung sinasabi ko. Double standard ang ignorance of the law. Bakit mo bibigyan ng second chance yung revenue officer pero yung taxpayer walang second chance? Kung nakikinig sa akin ng mga congressman tsaka mga senador, pwede ba baguhin nyo yung batas natin? Ha? Million-million, billion-billion ho yung pinopondo namin sa inyong mga kung ano man yung projects ninyo. E yan lang, seek ignorance of the law. Double standard ang Pilipinas. Kawawang taong bayan. Ay, nako. So, kailangan nating inform because of the rule sa second chance. That's the ano, masakit na katotohanan because of the second chance rule. Lahat ng government official, okay, ay kailangan bigyan ng second chance pag nagkamali. Kaya nga, ang title ng letter natin, Request for Mistake Correction. Magkakaroon lang sila ng liability pag hindi nila kinorek yung kanilang errors or mistakes. Ganyan katindi yung tinuturo ko sa inyo because susunod nating di-discuss ano yung pwede nating ikaso naman sa kanila. Pag hindi nila kinorek in specific period of time or yung correction nila, eh hindi correction, incorrection pa naman, mali na naman. Ayan. At yung huli ko sa inyong i-discuss na very important sa lahat, ayun, ito pong
Nilagay ko rito yung tinatawag kong kolatilya. This is number 6. Yun! At dahil dyan, gusto kong sanang basahin ng ating magiting na Guia, ano ang nakasulat dyan. The singularity and masculinity shall also refer to their respective counterparts. Plurality and femininity and vice versa. These 7 new officers, under their oaths of office, promise to respect and uphold our laws and jurisprudence. Indeed, their clerical obligation is to present pieces of evidence touching the factual issue, regularity in the performance of a ministerial duty. For convenience, under GR number 211362, an act is ministerial if the act should be performed under a given state of facts in a prescribed manner in obedience to the mandate of a legal authority without regard to or the exercise of the tribunal or corporation's own judgment upon the propriety or impropriety of the act done. The tribunal, corporation, board, officer, or person must have no choice but to perform the act specifically enjoined by law. Accordingly, Ramo 1-2020 confirmed their possession of a working and updated knowledge and skills in taxation and BIR issuances. Section 269 of the Tax Code included their failure and continued refusal to perform a regular task into the term criminal negligence. Okay. So, dito, ini-establish natin. Very important to. Laging sa lahat ng letter ko, regular, kasama yan eh. Okay?